Okay, so muli na naman tayong nagbabalik for another episode ng Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Alam nyo ba mga kaytubero na ang kauna-unahang bangko na itinatag dito sa ating bansa ay ang BPI. Pangalawa ang Monte de Piedad Savings Bank. Kaya sa vlog na ito ay pag-usapan natin kung paano ba nagsimula ang Monte de Piedad Savings Bank. Panoorin nyo to. Ang mga nakalipas na panahon ay isang alaala na lamang na ang karamihan ay may makasaysayang istruktura na tuluyan ng nabura. Binura ng digmaan o binura ng mga walang pagpapahalaga sa kasaysayang yaman ng ating bansa. Ang ilan sa mga lumang gusali at kamanghamanghang mga bahay na ito ay idinisenyo pa ng ating mga national artists at may historical events na nagsakripisyo sa mapangahas na modernisasyon. Hindi ba mas mabuti na kahit tayo ay sumasabay sa modernisasyon ay binibigyan sana natin ng pagpapahalaga ang mga bagay na ito? Kaya kailangan nating sumabay sa ilan na ipagpatuloy ang adaptive reuse. Ang Monte de Piedad Savings Bank ay ang pangalawang bangko na inilunsad sa Pilipinas taong 1882. At alam nyo ba na ang unang bangko na inilunsad dito sa ating bansa ay ang El Banco Español Filipino de Isabel II, na ngayon ay ang Bank of the Philippine Islands, taong 1851. Ang kauna-unahang opisina noon ng BPI ay matatagpuan sa Aduana o Intendensya sa Intramuros. At ang Monte de Piedad ay orihinal na matatagpuan sa ground floor ng Santa Isabel College nang ito ay pinasinayaan noong August 2, 1882. Ang layunin ng Monte de Piedad Savings Bank ay upang matulungan ang mga farmers noon sa kanilang agricultural needs. At ang founder nito ay si Father Felix Huerta. Nang sumapit ang taong 1894 mula sa Intramuros ay inilipat ang Monte de Piedad Savings Bank sa bagong lokasyon, sa mismong Plaza Goiti. At noong 1938, ang bangko ay inilipat na naman sa ibang lokasyon na halos katabi lamang ng Cine Astor, pero malapit lang din naman sa Santa Cruz Church. Nang matapos ang World War II, ang dating Monte de Piedad Savings Bank building ay ginawang American Red Cross from 1945 hanggang 1947. At kalaunan ito ay naging Prudential Bank and Trust Company na pag-aari at founder na si Don Roman Santos at itinatag taong 1952. Alam nyo ba na maging ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon ay naging empleyado bilang isang clerk ng Monte de Piedad Savings Bank noon? Noong 1990s, ang bangko ay na-acquire ng Keppel Group ng Singapore, ang Keppel Bank. At pagkatapos ay na-acquire din ang Keppel Bank ng General Electric Money Bank noong 2008.
Ngunit hindi nagtagal ay nawala na din ang General Electric Money Bank sa lokasyon. Ang dating Monte de Piedad Savings Bank building ay naging abandonado ng napakaraming taon, kaya ang makasaysayang istruktura ay tahimik lang na nagmamasid sa nagbabagong urbanisasyon ng Maynila. Okay mga Chiberos, so magandang umaga sa inyo lahat. And ngayon ay araw ng Friday, September 22, 2023. And ang oras na natin is mag-alas 7 pa lang ng umaga mga Chiberos. So nandito tayo mismo sa may eskolta. Itong kinakatayuan natin, ito yung Muelle del Banco Nacional. Ayan. So dito tayo nag-park ulit sa may eskolta parking. So, yan yung Jones Bridge, mga Kaichubero. So, ulitin ko lang doon sa dulo. I mean, paglampas mo dyan sa tulay na yan, yan yung Muelle de la Industria. Tapos, pagdating mo naman dito, ito naman yung Muelle del Banco Nacional. Ayan. So, diretso lang tayo doon, mga Kaichubero. And ang labas natin is Plaza Lacson, na dating Plaza Goiti. Ayan. So, bali, ito yung Calvo Building ng Escolta. Ito yung Regina Building, mga Kaichubero. Dali, dito na nga lang tayo dumaan. Okay. So ulitin ko lang, Regina Building ng Escolta. Tapos itong nasa harapan natin, this one. Okay, so ulitin ko lang, yan yung Regina Building. Tapos ito, ito yung Don Roman Santos Building. Pero itong Don Roman Santos Building na ito, dito dati ang Monte de Piedad Savings Bank. So nandito na tayo sa Plaza Lacson. Okay, so ito na yung Plaza Lacson. Dito sa may kanan natin, yan yung MacArthur Bridge. Tapos, yung pinakadulo, yan naman yung Carlos Palanca. Tapos, yan na yung simbahan ng Santa Cruz. Ayan. So ulitin lang natin, ano, ito yung Don Roman Santos Building na naging Monte de Piedad Savings Bank Building. Ayan.
Okay, so ayan, makikita nyo the Roman Santos Building. Okay, so ulitin ko lang, ito yung Plaza Lacson kung saan tayo nakatayo ngayon. Ayan, paulit-ulit na ako kasi may ilan sa inyo nanonood sa atin tapos tatanungin ako kung saan yung exact location nito. Eh, paulit-ulit ko nang binabanggit tapos tinatanong pa rin nila. Kaya inuulit ko yung sinasabi ko. Ayan. So, ito yung Don Roman Santos Building. Ayan, na dating naging Monte Depiedad Savings Bank. Tapos naging Prudential Bank and Trust Company Building na pag-aari ni Don Roman Santos. Kaya ito tinawag na Don Roman Santos Building. Ano? Pero hindi lang ako sure kung si Don Roman Santos pa rin ang may-ari ng building na ito. Ayan. Hindi ako nagkakamali ah. Tapos yung lumang Prudential Bank na acquire ng BPI. Kaya itong building na to ay dating naging BPI. Ayan. Okay, so diretso tayo doon mga kaytubero. Puntahan natin yung huling-huling naging building ng Monte Depiedad Savings Bank. Ang aga-aga naman ng huli na yan. So eto, eskolta. Ayan, so wala na rin yung building dito, giniba na rin nila. Tawid tayo. So sama lang kayo ha. At tayo ay mamamasyal. Ayan. So mamaya daan tayo ng simbahan para makapagsimba tayo, ano? So eto na siya mga kaysubero. Ayan o, nakikita nyo ba yan? Yan.
So, kung makikita nyo dun sa mga lumang photo natin, ano, so ito yung Monte de Piedad Savings Bank, tapos dito naman dati yung Cine Astor. Ayan. Diba? So, kung titignan mo, pag nandito ka sa lugar, parang ang pinakalumang structure na lang dito ay itong simbahan. Pero ang simbahan, hindi na nga siya mukhang luma eh, kasi naayos na, ano. Pero etong lumang Monte de Piedad Savings Bank, naiwan na siya, ano. Parang siya na lang yung pinakalumang tignan. Okay? So, nandito na tayo sa Carriedo Fountain. So, by the way, etong Carriedo Fountain na ito, mga kaisubero, ito ay replica na lamang. Hindi ito yung original, kasi yung original ay nasa MWSS sa Quezon City. Nandun siya. Pero nung during time ni Mayor Lito Atienza, gusto niyang kunin yung Carriedo Fountain sa MWSS para dalhin dito, kasi syempre yun yung original, di ba? Kaya lang hindi pumayag ang MWSS. So ang nangyari is gumawa na lang ng replica. Kaya ito naitayo, etong Carriedo Fountain na ito, dito sa harapan mismo ng Santa Cruz Church. Pero yung original, kung saan talaga unang-unang nakalagay itong Carriedo Fountain, ay sa Sampaloc, Manila. And then, inilipat sa MWSS office, Quezon City. So, ulitin natin. Ito yung lumang building ng Monte de Piedad. Okay, so kung tatanungin nyo ko ano na siya ngayon, actually yung pinakataas, yung second floor at saka third floor ay empty. Pero yung baba lang yung ginagamit ngayon. And I hope na hindi siya gibain. Pero feeling ko naman hindi. Kasi siyempre law na yan eh, na hindi pwedeng gibain ang mga heritage building kapag lampas na ng 50 years old. Eh, itong building na to, napakatagal na, kaya hindi ito magigiba. Ayan. So, inagahan ko na pumunta rito sa Manila kasi para hindi pa masyadong maraming tao, wala pa masyadong mga sasakyan, so hindi masyadong mainit. Pero, ang aga-aga pa lang, pero kita nyo ang dami ng tao at mga sasakyan dito. Ayan. Puntahan natin yung marker nandun sa mismong pinakababa niya. Lapit tayo doon. So ulitin ko lang, Ong Pin. Ayan siya oh. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, ito yung marker. Ayan, Monte de Piedad and Savings Bank. And buti ginagamit yung pinaka-ground floor. Hindi siya yung totally abandon ng buong building, ano. Okay, so napakaganda ng structure ng pagkakagawa ng building na ito. Kaya lang, ang problema dito yung mga wirings, ano. Ayan. So, hindi mo na ma-appreciate tuloy yung ganda ng building. Diba? Okay, so sana hindi muna umulan kasi mukhang dumidilim. Ayan. Daan tayo ng simbahan. Ah, mukhang inaayos yung simbahan. Parang walang ano, hindi siya, mukhang hindi siya open. Pero check na rin natin ano.
Lapit tayo. Oo nga, inaayos ang simbahan. Ah, so pwede pa rin naman pumunta yung mga tao. Pero... Ah, hindi mga kaysubero, may misa. O, diba? May nagko-construct dito at the same time may misa. Diba? Okay, so ang misa is alas 8 pa ng umaga. So itong nangyayari dito is prayer lang siya. Prayer pa lang. Ayan. So usually, kapag pumupunta tayo dito sa Maynila or kahit sa ibang lugar, hindi tayo tumitingala ano, para tignan kung ano yung itsura ng mga buildings, di ba? Or ng lugar. Ang tingin natin ay diretso lang or pababa. Ano? Pero kung mapapansin nyo no, dito sa lungsod ng Maynila, ang dami ng mga modern na mga buildings. Ito, bago ito. Tapos ito, may bago na naman. So, nawala na, no? Wala na yung magandang Maynila noon. Ibang-iba na siya ngayon. Halika, pasyal-pasyal muna tayo dito sa may Avenida at Carriedo. Mabilis lang. Okay, so ulitin ko lang, Carriedo na ito. Tapos yan na yung Avenida, tapos Carriedo Station ng LRT Line 1. Tapos ito yung lumang Plaza Fair na hanggang ngayon ay, ayan, abandoned pa rin siya. Hindi pa rin siya nare-restore or kung ano yung balak nilang gawin dito. Kasi mula dito sa labas, makikita mo yung mga gamit ng Plaza Fair sa loob. Mga racks, mga aisle nasa loob pa. Ano? Ayan, ikatawid tayo. Ayun, no, kita pa rin yung mga gamit sa loob. So, nandito na tayo sa Quiapo Church. So, ulitin ko lang, Carriedo. Okay? So, paalis na tayo dito and maraming salamat sa lahat ng nanood ng vlog na ito and sana nag-enjoy kayo no, sa ating pamamasyal. Okay? So, yun lang ang kwento ko mga kaisubero. Bye!